Hello, welcome back to my channel. Hello guys. Ayan, hello guys. So, ngayon nakapag-bis na tayo eh. Oo, at kikita nyo na talagang heavily makeup. Heavily may pintura at mukha. And today, ang gagawin natin ay yung usual at dapat nating skincare routine after makeup. So, nagbihis na ako para hindi sagabal sa ating gagawin. And siguro maglalagay tayo ng hair clip dyan. No? Para naman makita nyo yung tama nating paglinis at pag, ano, sa ating mga balat. Oo. Siyempre, dahil nag-makeup tayo, oo, alam nyo yung binugbog nyo ng makeup, yung mukha nyo. Naglagay kayo na kung ano-anong chemicals dyan, kung ano-anong beauty products. Oo. Kaya dapat, after nyan, tatanggalin nyo rin siya. Kasi, anong mangyayari? Makaklog ng makeup na dumi lahat ng bacteria yung ating mga pores. So, all you have to do is clean and ano, burahin ang ating mga makeup. Okay, ready na ba kayo? And let's get this started. So, ang kailangan nyo dito, yung mga pangtanggal ng makeup, and then, ano yung mga other products na ilalagay mo sa yung skin after mong tanggalin ang iyong makeup. And of course, meron din tayong kailangang tool. Kailangan natin ng bulak. Oo. At ito, yung nakalahati ko na siya, itong cotton round. So, mas matipid siya kaysa dun sa usual na bulak na tinatanggal natin. Well, ito kasi nakaready na siya. Kaya ang gagawin mo na lang, hihila, kukuha ka ng isa, and then yun na yun. So, una kong ginagawa, ayan, bago ka magtanggal ng iyong makeup, yun nga, ipitan mo yung buhok mo. Charot. Si Lexus ay nakikinig. Nandito na naman siya sa harap ko. Dito ka nga. Alika. Lang ha. Ayan. Number one fan ko to. Ayan. So, any makeup remover ang pwede nyong gamitin. But today, yung iba, ginagamit micellar water. Pero ako kasi kung ano nang nandito, yun yung ginagamit ko. And this is a moisturizing makeup remover from Nishido. Oo. Hindi ako bumibili ng micellar water. Hindi naman sa ayoko, pero dahil ito yung una kong nakita. Oo. So, siguro para hindi masayang ang inyong makeup remover, akong ginagawa ko muna minsan, nagtitisyo na ako. As in, para ayan o, kasi yung iba, kaya namang matanggal. Lipat, i-transfer nyo na yung mukha nyo. Ayan. Actually, yung iba dito na nasa mukha ko, padaling matanggal. Pero yung leaves, ayan. Tada! So, after nyan, magbe-makeup remover na tayo. So, ang inuuna ko sa makeup remover, etong T-zone area, tapos sa kilay, noo, last yung labi. So, ayan. Make sure na dandahan ng pag-wipe nyo sa inyong mukha. Kasi, that is your face. So, nandito pa lang tayo sa part na to. Ayan. Kasi, kailangan nyong mabura yung mga eyeshadow, blush. Oh, yan na. Dahil ito ay oil-based, talagang magkaka-oil tong mukha mo. So, close eyes and gently wipe eyelids and eyelashes to cleanse. So, yun nga. Pag maglilinis kayo ng mukha nyo, make sure nakasarang inyong mga mata. Kasi oil to. Yan. Kailangan talagang natanggal ang makeup kasi nakita yung pimples ko, baka magalit yung pimples ko. Ay. Ay, dahil naglagay tayo ng eyeliner, kailangan mabura yung eyeliner.
kung meron kayong ano, eyelashes, yung fake eyelashes, yun, kailangan ding matanggal nyo yun. Kasi, nako, kaya, hindi ko nilagyan ng makeup kanining leg ko kasi I'm wearing, halos mataas na neckline. At huling-huli ay yung labi. Mineral oil ang kanyang laman, kaya, talagang, actually, hindi ko nga naiintindan yung kasi ba, naka-Japanese. Tada! Yan! Yung ating, pwede pang magamit yung kabila. Yeah. Tada! Yan ang ating makeup free na mukha. Diba walang kaibahan sa usual na ano? Of course, yung kilay pala. Tada! Ang oily na ng mukha ko. Yan, di ba? Oiliness is next to... oiliness is next to oil depot. Okay, so after natin mag-makeup remover, ay ang gagawin naman natin, ay itong inantok bigla yung mukha ko, ay itong mag-ano tayo, mag-cleanser tayo. Hindi muna tayo maghihilamos. Oo. Cleanser muna tayo. Pero bago tayo mag-cleanser, punasan na natin yung natitirang oil sa magitan ng tissue. Dandahan. Pwedeng wet wipes. Oo. Pero dahil ako ay sanay na dito, at saka para mas absorbent, yan, yung mga oil-oil. Yan, o diba? Parang ano lang, parang tumakbo lang sa labas. Yan. So, next is yung ating cleanser. Cleanser para lang mawala yung mga natitirang makeup chorbalu. Makeup remover. Oo. Pero itong gagamitin ko, it's a cleanser and toner in one. Itong Kojisan. Oo. Mm-hmm. Pero, cleanser toner. Dahil tinatamad tayo maghilamos. Hindi. Huwag tayong tamarin. Sige. Gagawin na natin maghihilamos na tayo sa CR. Okay? Ayan. So, nandito na tayo sa CR. And, mag-cleanse na tayo. Susundin na natin. And, I have this my etong L'Oreal Perfect White. Alam nyo naman, suki yan. Milky Foam Purifying and Brightening. So, gagawin lang natin. Maghihilamos tayo. Babasain lang pala natin. And then, dahil kailangan nga daw mag-cleanse. Kasi, tinatamad tayo. Gagawin lang natin. Cleanse tayo. Dun 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 dun. Make sure na dandahan kasi mukha niyo yun. So, ayan. Okay na tayo at babalik na tayo sa ating lugar. Ayan, natapos na tayong maghilamos and kanina nag-cleanse tayo sa ating mukha. So, ngayon naman, ang gagawin na natin dahil kanina makeup remover, cleanse. Ngayon, sumunod naman yung cleanse and toner para ibalik ang tunay na pH ng inyong balat. So, pinunas ko na. So, ito na yung ating cleanser toner. Toner, sabi dito, apply gently on a cleanse face. Kaya, ayun, sumunod tayo. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yun. So, ang una ko talaga nilalagyan yung sa may under eye. Then, nose area. Tapos, sa cheeks. Cheeks. Sa temple. Sa may gilid ng sa noo. Pabalik sa eyelid. Kasi,
Mga dumi-dumi pa dyan eh, oh. Eyelid. Kilid ng ilong sa bigote. At pabalik sa bibig. Yan, para matanggal yung natitirang lipstick. And then, sa jaw area, papunta sa leg. Yan. Huwag nyo nakalimutan yung leg nyo. Sayang. Likod ng leg. Yan. Okay. Ta-da! Yan. Yan ang mga hindi nalinisan nung naghilamos ka. So, itong toner na to ay anlamig sa balato. Woo! Parang okay na tayo eh. Pero hindi pa yan okay. Kasi kailangan sundin natin yung usual nating ginagawa. So, ako, ang ginagawa ko, kung halimbawa, gabi ngayon, pero dahil hindi gabi ngayon, meron akong usual na nilalagay, yung virgin coconut oil. Ayan, nailagay ko na siya sa isang lalagyanan. At ngayon, lagi ako naglalagay. Oo, para naman, ano, yun yung utang ko sa balat ko eh. Oo, para naman na kung ano-ano yung nilagay mong chemical, now it's about time na meron ka namang ilagay na oil na kailangan niya. Since ang coconut oil ay very, ano talaga, very, ang tawag doon, marami siyang chemical. I mean, marami kang benefits na nakukuha. Isa rin siyang natural moisturizer, yon. Ang problema lang, medyo titiisin mo lang yung amoy, lalo na kung hindi mo feel. Kasi naalala ko sa amoy na to, lolo ko, ayan. Natural moisturizer siya. So, kung ikaw ay may mga allergy sa mga kung ano-anong nilalagay sa mukha mo, ang safe bet, ang pinaka-safe na, safe na option ay yung itong virgin coconut oil. Kahit nga coconut oil, okay na eh. Nung bata pa lang ako, lolo ko laging nagluluto ng ganito. Kaya ako, ayun, nagigising ako every time na, every time na may ano, may nagluluto siya. Ayun lang, magiging oily-oily lang tayo. Yan. Pero okay lang yan, kasi mawawala din yan mamaya. Hindi mo na mamalayan, inaabsorb na ng balat mo. Ayan. So, para since hindi, kumbaga, naglagay ka ng mga foreign products sa iyong mukha, ayan. Ngayon naman, ibabalik mo lang naman yung nutrients na nawala. Since kung ano-anong nilagay mo sa iyong balat, oo. Yung iba kasi, lagay ng makeup, hindi nila nare-realize na, hello, mukha mo yan. Kaya dapat, konti lang, oh, di ba, ang nilagay ko? Dapat, binabalik mo din yung inutang mo na nutrients. Kasi, it's either nag-dry yan, mag-a-adjust yung balat mo, kahit na lagi kang nagme-makeup, make sure na, bibigyan mo pa rin yung nutrient na kailangan ng fest lalo mo. Tada! Amoy coconut. Ang amoy langis. Yeah. Yung iba nababahuan dito eh. Pero okay lang yon. Okay nang mabaho kaysa sa pangit ang balat. Minsan mo lang tiisin yan. Yeah. Kung hindi mo talaga gusto yung amoy, meron yung virgin coconut oil. Medyo mas less yung amoy niya kaysa dun sa usual na coconut oil. Yeah. Yeah. After nyan, ganun uli. Slightly punasan mo lang, oo. Either with wet wipes. Ako pero kasi tinatap-tap ko lang para hindi mawala yung mismo. Pero yung pagiging oiliness niya, yun yung mawala ng kaunti, ng bahagya. Ayan. Woo! Ayan. Yan ang ating skin care routine after makeup. So, tandaan nyo, makeup remover, maghihilamos, tapos mag-tone ka, and then lastly, ay itong virgin coconut oil.
Actually, pwede nyo siyang ilagay sa lips nyo. Kung hindi nyo napansin, parang hindi ko nalagyan yung ano, kilay, lalagyan nyo rin yung kilay. It, sa paglalagay nyo, para na rin kayo nagmamassage. Yeah. Yan. After nyan, meron pa talaga akong ginagawa. Oo, since para talaga makarecover yung balat nyo sa kung ano mang nilagay nyo. Aside sa facial massage, ayan, yung ganyan lang ginagawa kong facial massage. Ganyan. Ganyan. Woo! Diba, oiliness? Yan. Medyo ano lang, sticky lang yung feeling. Pero kasi kung halimbawa, gusto nyong skip yung oil, okay lang din naman. Ngayon, dahil medyo na, ano, sige, hintayin lang natin yung ano. Siguro maghintay tayo ng mga 2 minutes and babalikan ko kayo para sa ating next step. Ayan, after na natin matuyo-tuyo ng kaunti, meron pa tayong dalawang. Oo, di ba kanina? Paulit-ulit ako. Kasi baka nakakalimutan nyo, guys. So, cleanse, oo. Hindi, hindi. Makeup remover, okay. Sumunod is yung magki-cleanse, oo. Tapos sumunod, toner, and then last is yung moisturizer using the virgin coconut oil. Ngayon, meron pa akong dalawang extra. Hinihintay ko lang siyang medyo matuyo. So, ang sinasabi ko yung sa ating lips is yung lip balm. Kahit anong lip balm gamitin nyo. Kasi nga, nilagyan nyo siya ng kung ano-ano, something. And then, ngayon, eto, dagdag to eh. yung eye cream. Yan. Yan. Kasi alam nyo naman na naglagay tayo ng something sa ating around the mata. Oo. Kaya dapat ma-replenish din 'yan. Oo, naglagay tayo ng coconut oil, pero gusto ko lang na malagyan yung mata. So I'm using my ring finger, one direction only, tapos ganun din sa kabila. Isang direction lang. Then of course kasama rin yung eyelids paikot. Yan. Yan. Kaya ngayon, ang oily na ng mukha ko. Ayan. Yung natira, minsan nilalagay ko sa ano ko. Ayan. So, kung kayo man, hindi kayo nasanay na binubura yung mga makeup sa inyong mukha, well, it's about time na mag-start na kayo ng routine para sa ikagaganda ng yung balat after makeup. Kasi baka isipin nyo, okay lang yan, maganda naman kasing balat ko. Well, wag kang pa-relax-relax. Kasi alam nyo naman na kahit hindi mo napapansin, it will slowly degenerate kung ano man yung nasa balat mo eh. Kaya dapat inaalagaan mo yung sarili mo, hindi lang sa paglalagay ng makeup, but then also by removing and doing some skin routine upon removing your makeup. So, sana natuwa kayo sa ating ginawa. Yan yung style ko ng aking makeup routine. As in, hindi nawawala yung ating coconut oil or yung virgin coconut oil. Yan. So, if you really like my video, just click the like button. At kung gusto nyo pang makakita ng iba pang video, don't forget to hit the subscribe button. Oo. Kung meron kayong mga suggestions or meron kayong gustong pagawa sa akin, just let me know. At itatry din natin yung ipilit na isingit sa ating mga gagawing video. So, sana natuwa talaga kayo. Kung hindi nyo feel yung coconut oil, you can skip it and you can change it with your favorite moisturizer. Yun lang naman ay para sa akin. Para naman, ano yun, mabawasan na kung ano man yung mga chemicals na nilalagay natin. Since, coconut oil is very organic and natural. So, that's it, guys. Thanks for watching. Bye! Lagaan natin yung balat natin, ha? Alam mo, sa susunod, ang gagawin ko talagang video, yung paano mawala yung eye bag. Ayan na. From, ano yung picture ko, ano, insert natin yung picture natin kanina to today. Wow. So, that's it, guys. Bye! Hala, don't forget to